Hello mga kanaknek! Ito naman po si Mama Tess Kamades! Yun! Good vibes lang po tayo. At sa mga nariyan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw. Yun! Kung kumustahin ko naman po kayo, sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Siyempre, magluluto na naman si Mama Tess Kamades! Ano, good vibes lang po ang ating mga video. At syempre, kapag may syuga, may magandang buhay. May magandang ngiti. Ano po yun? May magandang bang. Ako po yun. Ngayon po, isi-share ko sa inyo ang style ng pag-aadobo ng mga Taiwanese. Ganito po yun. Na-fried ko na po ang carne. Yan. Yayaman yun, my carne. Yan. Ayan po siya. Ba? Yan po ang pop-fried dyan. Yan. Isa-isa. Ito po ay style Taiwan po ha. Ay taba-taba. Yan. Talaga po nilang ay nilalabas po nila talaga ang taba-taba. Kailangan lumabas ang taba. Taba! Yan. Wala po akong taba. Puro buto. Buto. Yan. Diba? Pagkatapos yan, bawang lang po at saka siluyang konti ang mga ingredients niya. Yan, di po ba? Para matanggal ang konti na tanggalin po natin ang mantika. Yan. Yan si mantika po, di ba natanggal na? Ipisa na po natin ang bawang. Ganyan lang po ang pag-aadobo nila. Isa po si bawang. Bawang mo. At saka meron pong laurel. Ito po ganyan. Isa-isa lang po ha. Hindi ko na po. Isa-isa. Luya. Manilis po kamay ko. Yeah. Ito po ay Taiwan adobo. Tanong sando ko ano? Hindi pa po ako nakalinis kasi. Bilang umalis si amo ko, nagpaalam siya kanina lang. And then, ay ang rice wine. Ito po ay pampalambot. Pwede nyo po ito lagyan ng nilagang ito ka. Hindi po ko ito. Pwede rin po itong sumipak kayo ng ampalaya. Bunga ng ampalaya po ha. At pwede nyo rin po siyang ihalo. Malalaki po kaso po. Ang ginagawa ko po yun ay nasa tenko. Yung expression po kaya nila dito. At ilagay na po natin ang laurel. Natin siya ng konting tubig. Lagyan po natin na ito po yung ano niya, oh, mantika niya. Diba? Lagyan na po natin yan. Kasi nanggal ko lang konti kanina pero wala. Ganyan po ang adobo nila. And then, patayin na muna. Kasi po ito, ilalagay ko po ito sa pressure, Taiwan pressure cooker nila. Yung para pong rice cooker. Lalagyan ko po ng tubig sa loob, tapos po ilalagyan ko po ito. Ngayon po ay andito na po yung ating carne. Yan, ayan na po siya oh. Yan, ilalagay ko po sa sateng ko. Yung, ito po yung pressure cooker nila o kaya rice cooker nila. Nakakapaglambot po dito. Yan, ganyan po yung style. Yan, tapos ilalagay mo siya. May tubig na po ng 2 cup.
maaksaya sa kuryente. Mabigisan lang po, pero yan po ha. Yan. Pinakita ko lang po sa inyo at maghihintay po tayo. Pag tumaas na po yan, titignan po natin kung siya'y malambot na. Ngayon po, titignan na po natin ang kung luto na ang ating pork adobo ng Taiwan. Yan na po siya, diba? Tingin! Yan! Kuha lang po ako ng yan. Malambot na po ito. Diba? Ang dali na siya. Ayan po. Ang pork adobo. Tatanggalin na po natin siya sa pambasahan ko. Ayan. At yan po. Ang pork adobo. Hello? Ayan. Yan po. Maghintay lang po tayo ng mga 10 minutes. 10 minutes po. Yan. Yan ang aking pork adobo. Mamaya po, dahil syempre bago, no, masarap po siya. Dahil bago luto, yun. Mapaparami na naman ang kain ko. Mamaya tanga, lalagyan ko po siya ng ampalaya, sinibak na ampalaya, para maiba naman, may gulay po yan mamaya. Kasi tanghali, plain. At mamaya may haluan ko po ng ampalaya. Paborito ko po ang ampalaya. Ganyan na po siya. Ang bango. Yan. Mabango po siya. Di po ba? And 10 minutes po yan. And then pagka 10 minutes na po, saka na po natin haanguin. Yan. Oops. Ngayon po, ipapakita ko na ang ating finished product. Yan. Yan po siya, oh. Yan. Di po ba? Oh. Yan po ay adobo ng Taiwan. Yan. Sana po nagustuhan ninyo ang aking adobo ng Taiwan. I-try nyo po ito. Masarap po yan. Dito na naman po. At God bless po sa ating lahat. Please subscribe to my YouTube channel. Babu!